Hi guys! Nandito naman sa Jimena para mag-update sa inyo naman. Chika-chika naman tayo ngayon. Noong mga next video ko about dun sa relationship, ang chika natin, di ba? Ngayon naman, maiba naman tayo. Hindi na relationship. Tapos na tayo dyan eh. Parang hindi naman tayo ma-stress ngayon. Ang ating sarili naman natin, ang ating mga pag-uusapan about sa beauty tips ang ating pag-uusapan ngayon. Magbibigay ako sa inyo ng mga tips para sa mga beauty tips na gustong gumanda na kagaya ko. Eh di wow! Sana all na ganda. Ngayon for today, pag-uusapan natin about sa beauty tips sa ating face. Paano natin mapapanatili smooth at hindi masyadong ma-pimples, pero ako may pimples ako, pero kasi kaya ako may pimples ngayon dahil meron akong red tide. Alam niyo yung red tide, as in red tide na menstruation. Ano ba itong buhok na to? Ngayon for today, beauty tips ang pag-uusapan natin. May ibig nga ibibigay ako sa inyo mga beauty tips na dapat nyo malaman na sa abot nyo makakaya, at kung meron naman din kayo sa mga bahay nito, pwede nyo gamitin kaysa gagastos pa tayo ng malaki kung kaya naman natin magpa-beauty na hindi masyado tayong gagastos, diba? Lalo sa pandemic ngayon, nasa bahay lang iba, walang trabaho, pwede tayong paganda sa abot natin makakaya at kung ano meron tayo sa bahay, magagamit natin. Bago natin simulan ang beauty tips, mag-subscribe na kaya sa aking YouTube channel at mag-like na lang kayo sa aking YouTube page at mag-like na lang kayo sa aking Facebook page at mag-share nyo na rin kayo sa mga friends nyo para magkaroon din sila ng ideya kung paano paganda. Like me, charot. For today, ngayon, bago natin simulan ngayon, ang aking topic ngayon for today is beauty tips. May mga tips ako sa inyong ibibigay na alam kong yung iba dyan hindi naman kayang abot na magpaganda para magpa ang tawag ito, magpa facial, magpa body wash. Ngayon meron ako bibigay sa inyo. Alam ko kaya nito. Number one tips ko sa inyo ay ang sugar. Alam niyo tong sugar na to, ginagamit to sa pagluluto, sa kape. Maraming pinagagamitan tong sugar na red. 'Di ba? Ngayon, nagagamit din ito sa pampabeauty, pampaganda. Ito ay nagagamit sa face. Scrub nyo lang, scrub nyo rito. Yan, everyday. Gagamitin nyo tuwing matutulog kayo. Kasi fog-free, di ba, free time natin isa gabi bago matulog. Bago kayo matulog, scrub nyo lang dito. Scrub. Yan. Hanggang dito. Sa mga dito. Sa kilikili, nangingiti. At sa mga singit natin, nangingiti. Yan, pwede nitong gamitin. Ibabad yun siya na ng 10 minutes bago mo na. Pero, sa mga singit kasi, maglagay mo na kayo ng oil. Tapos, lagay mo ng kahit anything oil, anong oil, pwede nyo, anong brand na oil, pwede nyo gamitin. Uy, wag lang yung mantika. Sobra naman. Yung pwedeng olive oil, yan. Huwag lang yung mantika na ano talagang as in mantika. Wag yun. Pwedeng olive oil, tapos lagay nyo ng sugar na brown. Yung kuha kayo ng konting oil, kunyari, isang kutsara ng oil, isang kutsara din na brown sugar. Paghaluin nyo, imix nyo, tapos scrub nyo sa face nyo, scrub nyo sa kilikiling mga maiitim na kailangan paputihin sa mga singit-singitan. Then, pag nagawa nyo na, ibabad nyo siya ng 10 minutes before nyo yung bandawan. Diba? Pagkatapos yung bandawan, maglagay na kayo kung anong cream na dapat ilagay nyo, mag toner mo na kayo bago kayo mag kung ilalagay ko yung mga cream yan, para yung pores na open, naka open pores ay mag close pores ulit. Pero pag gumamit kayo ng kahit anong gusto nyo gamitin na pang tips ko na binigay sa inyo about sugar, ay gagamit kayo ng towel na ito ibababad nyo lang sa maligamgam na tubig. Yan. Ibabad nyo lang sa maligamgam na tubig yan. Tapos, iganyan nyo lang siya. Sa mga ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan siya.
para sa ganon ay yung mga naka-open pores ay mag-close na siya. Then tsaka kayo mag-apply ng mga toner or eskinol, anything na depende sa inyo kung anong hiyang sa inyo. Then maglagay kayo ng mga night cream, kahit anong cream, basta yung alam nyo hiyang sa inyo. Then meron pa ako ring ibigay sa inyong tips ay ito ang tara! Calamansi. Calamansi, maraming ginagamit ng calamansi, hindi lang sa pagkain, hindi pwede rin pang paganda. Ito ay scrub nyo lang dito sa face nyo, scrub nyo lang. Pag na-scrub nyo na after 10 minutes, yung kanyang bandawan. Then, pwede rin ito gamitin sa mga kilikili na nangingitin. Kiskis nyo, ganyan, kiskis. Tapos sa mga sigit-sigitan na nangingitin, yan. Pwede nyo rin gamitin itong calamansi. Mainam tong gamitin kasi nakakatanggal dito ng mga talagang mga ano, blackheads and whiteheads. At sa mga oil, nag-o-oily ng mga face dyan, ito ang gamitin nyo, calamansi. Calamansi or lemon, pwedeng-pwede. Kung anong meron sa inyo sa loob ng bahay nyo, pwede nyo gamitin. Baka isipin nyo, pagsabay nyo itong dalawa, hindi, depende sa inyo kung anong gusto nyo doon sa dalawa na to. Depende kung may asukal kayong ganito, o depende may calamansi kayo, depende sa inyo. Kung anong pwedeng i-apply sa inyong face para mapanatili yung smooth. And then, tarara! Honey! Ito ay honey. Ginagamit ko to every bago ako matulog. Ni-scrub ko siya dito. Yan, scrub ko siya. Kung nag-i-scrub kayo, hindi pa ganyan. Kasi nababanat yung balat ninyo. Kaya parang tumatanda agad tayo kasi pag ganyan ang lagay nyo, pag ganyan, no? Pag ganyan kayo mag-apply. Kahit mga kung ano nilalagay nyo sa mga mukha nyo, mga cream, pag ganyan, pataas. Para yung balat, mabanat ang ganyan. Pag ganyan. Kahit mga powder, foundation, kapag naglalagay ka-apply kayo sa face nyo, pataas. Pataas ng pataas. Pataas ng pataas. Yan, ganyan, pataas-pataas ilalagay nyo. Then, pwede rin to sa mga kinikili. Sa singit-singitan natin, nakakaputi din to ang honey. Basta ibabad nyo lang siya ng 10 minutes bago nyo banlawan. Na ito, ang mga tips na ibinigay ko sa inyo, depende sa inyo kung ano dito ang meron kayo sa bahay ninyo. At least hindi kayo masyadong gagastos. Diba? Hindi masyadong magastos to. Ito ang tips na ibibigay ko lang sa inyo para naman sa ganun, kung nasa bahay kayo, wala kang gagawin. Makakatulong din sa inyo papatanggal ng pimples. Yung mga pimples naman, kasi dati ka ako nagtatrabaho ako sa nagpipacial ako dati. Hindi ko nasasabihin yung kung anong brand o company yung trabaho ng kadati. Facial ako dati, ang trabaho ko ng facial. Tanggal ako ng mga tagyawat sa mga customer ko. Talagang as in sobrang tagyawat, ang dami. Talagang nag-uupukan pa yung mga tagyawat dito sa mga ilong. Pinipiga ako yan kasi may pantanggal kami pang pink. Pang pink kami ng mga tagyawat. Natanggal ko yan. Hinagalan ko yan. Tapos ano na siya. Babanat na yung balat niya. Wawala na yung mga ano niya, pimples niya. Pag natanggal yung pimples niya, tapos sabi ko sa customer ko, babalik po kayo dito sir or ma'am sa akin. Talagang mawawala yung mga pimples. Alam niyo, binalik-balikan ako ng mga customer ko. Dumami yung mga ano ko doon, tips. Sa mga customer ko, nagkakaroon ako ng tips. Kasi ang galing-galing ko na magpatanggal ng mga tagyawat nila. Itatanggal ko na ang tagyawat nila. Yung sobrang tatanggal pa nga akong tagyawat natin. Alam niyo yung ang tagyawat na marami na talaga siyang parang as in nana. Oo. Na natatanggal yung bra ko. Ayan. Nag-ano yung ano, yung mga pimples. Tapos pinipacial ko na pinipacial. Kasi bago, before ako magtanggal ng mga tagyawat, gumagamit talaga ako ng ano, towel. Babasain ko yung towel. Ilalagay ko sa may maligam ng tubig. Tapos igaganyan-ganyan ko sa kanila. Tapos punasan ko ng ganyan pataas. Saka ko siya lalagyan ng mga cream. Yung ng toner, ganyan, ganyan. Tapos, kaya tayo nagkakaroon pala ng mga pimples. Against pala sa mga kababaihan ng gaya ko na may gustong magpa-beauty tips. Panatilihin nyo yung, for example, gagaya like kagaya nito. Di ba meron akong pimples? Pag may pimples ako, huwag mo siyang gaganyanin. Kasi, hindi siya, imbis na gumaling, lalong lalaki, kasi kakapiga mo. Siyempre, yung may laman to, di ba, may parang nana, hindi, dilipat dito, dilipat dito, dilipat dito, dilipat hanggang dumami siya. Pabayaan nyo lang siya. Maglagay kayo ng mga cream na binibili. Nilalagay sa tagyawat, sa mga pimples. Ako kasi pag may pimples ako, alam mo,
Hindi ako bumibili ng mga mamahalin. Budget ako eh. Kailangan mag-budget. Diba? So, nag-usapan natin yan sa relationship. Budget. Budget ko. Bumibili lang talaga akong mas mura sa akin. Yung kachales. Yung kachales ang malaking tulong din. Nakakapagtanggal talaga siya ng tagyaw. At iganda is scrub nyo lang dito oh, sa yung kachales. Worth of 40 pesos lang yung kachales. Yun yung napapagaling sa akin. At saka yung kachales na in-invest yung sa akin ginagamit ko sa mga makakate na bagay. For example, makate yung dito mo, makate yung kilikili mo or simit mo, ilagay nyo kachales. The best talaga yun. Totoo yan, sinasabi ko kasi na yun ang nakakapagaling sa akin sa mga tagyawat ko. Kaya nananatili sa akin mga, yung face na ganito. Then, sa pa, kaya tayo nagkakaroon ng mga pimples dahil na rin sa stress. Iwasan natin ma-stress tayo. Kapag na-stress tayo, ang gawin na natin, kung meron tayong libangan na kumanta tayo o magandang dilag. Di ba? Kailangan natin kumanta o i-alaw natin ang sarili natin o kaya magpa-beauty tips tayo. Ito ngayon, sinasabi ko sa inyo. Ito ang gawin nyo. Pag na-stress kayo, kapag na-stress kayo, kung yung seryoso yung pag-stress ninyo, gawin nyo, pag na-stress kayo, may problema kayo sa jowa o problema sa o kaya may problema kayo sa mga jowa nyo, asawa nyo, laging smile. Yan ang the best way para maging beauty pa rin kayo at hindi kayo tatanda. Ang edad natin tumatanda, di ba? Tumatanda. Ako, akala nyo, hulaan nyo ilang taon na ako. Sige nga, hulaan nyo nga, ilang taon na ako. Ako, 40 years old na ako. So, di ba? Pero kapag ako may problema kasi, lagi lang akong smile. Yan ang lagi sa akin. Pero ang akala ng tao, pag naka-smile ako, wala akong problema. Pero ako yung taong napakadami kong problema. Pero kinakaya ko. Kasi, I'm fighting girl. Ganyan ako. Lahat ng problema, lahat ng umaaway sa akin, lahat ng ayaw sa akin, smile lang. Yan lang ang ginagawa ko sa buhay, ang smile. Kaya sinasabi ng iba, para ka nang walang problema. Meron akong problema. Walang taong walang problema. Kasi ang problema, nandyan lang yan. Diba? Kapag na-stress kayo, smile nyo lang. Kasi yun yung different yung nagkakaroon ka ng wrinkles. Diba? Nagkakaroon tayo ng wrinkles. Tapos yung mga balat natin parang gumaganon na. Alam mo yung mata tumatanda na gumaganon na. Yan, nandali sa stress. Kailangan pag may problema, smile. But the best pa rin ang kalooban. Kapag ang kalooban mo ay mabuti, maganda ka. Pero ang kalooban mo ay hindi maganda, hindi ka gaganda kahit anong gawin. Promise yan. Maniwala kay sa akin. Totoo yan. Kasi alam nyo, ipapaganda sa tao yung kapag mabuti ka, mabuting pinapakita mo sa mga tao. Mabuting lumalabas sa mga bibig mo. Yan. Mananatili kang maganda, nabubulol ako. Yan. Tapos, isa pa, ang pagpupuyat. Iwasan yung magpuyat. Matulog kayo sa tamang oras. Kasi ang pagpupuyat ay nakakahina ng resistensya yan. Nakakadami ng mga pimples kung saan-saan. Nakakadami ng mga kung ano-anong mga lumalabas sa ating mga katawan. Ang pagpupuyat. Kaya kayo, panag-cellphone kayo, ay orasan nyo. Basta matulog kayo ng tama para maging strong pa rin kayo. Kahit na wala tayong problema, kahit na wala tayong pera, dapat naka-smile pa rin. Tandaan nyo, dapat naka-smile pa rin. Nagalit ha? Naka-smile pa rin kayo kahit may problema pa rin. Alam naman natin ngayon, sa panahon ngayon, ang talagang pinaka-the best na maraming problema ay pera. Kaya nga binibigyan ko kayo ng tips kahit wala kayong pera ay magpapaganda naman kayo sa sarili nyo kahit nasa bahay kayo ay nagugutom ang aking bibig, kinakain ang aking buhok. Yan. Kaya nga binigyan ko kayo ng mga tips, diba, na ganito, diba, yan. Binigyan ko kayo ng mga tips na alam kong abot makakaya ninyo o kaya meron kayo sa bahay nyo, naka-stock nito ay magagamit nyo to.
Kaya ito, mga guys, gawin nyo na to. Nakagaya pong girl na ginagawa ko to everyday para naman makatulong din sa inyo sa pagpapaganda ninyo para hindi kayo pa rin ng mga jowa nyo at asawa ng joke. Depende na lang yan sa lalaki. Kung anong itsura mo, tanggapin ka. Diba? At isa pa sa lahat, yung laging blessed ng God, yung laging binagdadasal kay God, yun, the best the way yung para lalo kang maganda. Maganda. Yan ang mga tips na binigay ko sa inyo para naman sana man sa ganun ay magawa nito kahit na kukunting bagay na hindi natin kayang bilhin. Diba, hindi tayo kaya, hindi nang kaya ng budget natin magpa-spa, magpa-facial. At least, meron tayong pwedeng gamitin at paraan. At isa pa, pwede rin yung eggs, diba yung egg white, i-separate nyo tapos egg yolk. Ang gagamitin nyo lang doon yung white. Yung white egg, i-scrub nyo rin dito. Scrub nyo dyan, o dito, yan agad dyan. Tapos, every 10 minutes, saka nyo bandawan siya. Pag alam nyo tumigas na, kasi parang magiging ano siya, must, yung eggs. Every time yung gawin. Then, tapos pag gustong-gusto talagang pumuti, maging smooth talaga yung inyong cookies. Kasi ako ginagawa ko kasi, dati nasa abroad ako, sa Saudi ako, ginagawa ko yung amo ko, yung mga gatas nila, milk na malapit na ma-expire. Kunya, may expire na bukas. Sabi niya sa akin, itapon ko lang. Ano ginagawa ko sa gatas na, hindi ko tinatapon. Ginagawa ko siyang facial dito sa mukha ko dito. Pinapaligo ko nga yung gatas na yun. Kaya ganito yung aking cutis. Yan, gatas. Maganda rin yung gatas. Kahit anong gatas. Pero mas magandang gatas, gamitin yung fresh milk talaga. Pag evaporated milk kasi parang hindi maganda. Mga fresh milk, ipahid nyo nandito kayong gabi yan. Yan. Para alam nyo, pag gatas, magiging malambot yung mga skin nyo. Parang baby. Parang baby talaga. Yan, magiging malambot yan. Tapos ipaligyan nyo dito. Mga singit-singitan nyo, ayan o, katulad sa akin, siko ko din makaputi. Kasi ginagamit ko ito. Ay, hindi pala, kamali. Ito, sugar. Ginagamit ko sa mga siko, tuhod. Eh, ngayon mabuti na kasi, hindi ko na ginagamit. Ginagamit ko naman sa aking face, ay yung honey talaga. Ito, everyday ginagamit ko talaga siya. Kasi pag tumitigas siya, di ba? Tumitigas siya. Kasi honey, matangis, di ba? Pag tumigas siya, nang tutuklapin mo ng ganyan, nasasama yung mga blackheads, whiteheads. The best ang gamitin yung honey. Lalo na sa mga maiitim na kilikini. At singit-singitan natin. Yan. Pwede. Gawin nyo itong mga guys. Makatulong to sa inyo. Nakagaya ko. Sundin nyo naman sinasabi ko. Pag hindi nyo sundin, hindi kayo magiging maganda. Bala kayo. Diba, tinan mo ako, diba? Akala nyo naman, diba, matanda na ako. Pero tingnan nyo naman. Charot, ang yabang, no? Okay guys, maraming salamat sa mga tips na binigay ko sa inyo. Maraming pa tayong pag-uusapan. Hindi lang sa about face, sa buong katawan. Ituturo ko sa inyo ang mga ibang tips pa para sa mga mapanatili nyo ang smooth. Parang cutis artista. Joke! Para ano naman, mapanatili nyo yung magiging smooth ang inyong mga cutis at mapanatili nyo maganda ang inyong cutis kahit nasa bahay tayo na wala tayong pambili ng kung mamahaling-mahaling mga kung ang ipapahit sa ating mga katawan. Basta everyday lang din maglo-lotion kayo sa katawan ninyo. Sa face nyo, alagaan yung maigi, sabunin nyo. At isa pa, huwag din pala kayong gagamit sa face na, for example, siguro yung iba gumadami kasi yung mga pimples or nagkakaroon ng mga kung ano-ano dumadapo sa ating mga face. Dahil din yung siguro sa sabon na ginagamit nyo, baka hindi kayo hiyang or sobrang tapang. Kasi may mga sabon kasing sobrang tapang na hindi kaya ng balat ninyo. Kaya ang gawin nyo, mag-mild soap lang kayo. Mamit lang talaga sa face. Talaga sa face lang talaga dapat, mild soap lang talaga. Alam nyo ba yung mga mild soap? Yung mga alam nyo yung mga sabon pang baby, mga pang Johnson's baby soap, yun lang gamitin nyo, mild lang. Kahit mga tender care, yun, mga mild soap lang yun. Kasi pag sa face talaga, masyadong sensitive ang face natin. Kaya siguro yung iba, kahit lagay ng red, kuskus ng kuskus, kung ano yung kinukuskus na nilalagay, mga ganyan. Hindi pa rin natatanggal yung mga pimples nila at madami pa. Diba? Baka kasi sa sabon yun, na sobrang tapang, hindi kaya ng iyong balat. Kasi ang ating mga face, yan, mga ganyan, mga balat, masyadong sensitive yan. Kaya mild soap lang ang gamitin nyo, mga guys. Mga guys ko dyan, mga best ko dyan, at mga besi ko dyan, sundin yung mga tips ko, siguradong pandalo kayo sa kagandahan.
Maraming maraming salamat sa mga nanonood sa akin at nakikinig sa akin, mga video. Maraming maraming salamat. At shout out ba daw pala sa aking anak ni si Ian Rafalio na tabatchoy kong anak, at si Ian Rafalio at si Jaden Rafalio at Justin Rafalio at Joshua Rafalio. Shout out daw sa kanila at shout out din sa family ni Arias. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pakikinig sa akin. Sana may mapulot kayong aral sa akin tungkol about sa aking mga tips ng pampabeauty. Kaya sana naman ay sundin nyo to, kasi para mapanatili nyo ang kagandahan na sobrang tipid lang at sobrang hindi gas magastos sa loob ng bahay. Baka pwede meron kayo nito magagamit. Maraming maraming salamat po. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe po sa aking YouTube channel at mag-like na rin kayo at mag-share na lang kayo sa aking Facebook page. Maraming maraming salamat po sa mga tips na binigay ko sa inyo. At napapasalamat ako sa aking honey na niregalohan ako ng bagong watch na naman. Dami ko ng watch hang. Thank you very very much sa mga gift mo sa akin. Sobrang happy ko kasi it's my favorite red. May red na naman akong watch. Maraming maraming salamat sa mga nakikinig sa akin at sana mapanatili ang ating kagandahan. Lagi lang ismile, huwag niyong kakalimutan yan. Mas maganda pa rin ang mag-pray sa araw-araw kay God para tayo ay maging strong at healthy. At maraming salamat sa mga friends ko na nakikinig at sa aking honey. Thank you very much again sa aking watch na gift mo sa akin. Aking tagyawat, baka sabihin niyo may tagyawat nga siya. Oo, may tagyawat ako dahil may red tide ako. Meron akong red tide. Pag nagkakaroon kasama, nagkakaroon talaga ng pink or red tide. Pero ginagamit ko na ay katyalis lang talaga. Maraming salamat sa inyo. And next video ko, about na naman tayo sa ating mga katawan. Pag-uusapan natin. Kaya God bless sa inyong lahat. Bye!